What's up mga kabossmaster? Welcome back to my channel. So today mga kabossmaster, nagbabalik tayo at gagawa na naman tayo ng panibagong video about dito sa Dragon Rush. Siyempre konting tutorial at konting tips lang mga kabossmaster na pwede nating i-share, especially mga kabossmaster doon sa mga newbie players at yung bago pa lang maglalaro. So huwag na natin kagad patagalin yung video natin no, mga kabossmaster. Punta na kagad tayo sa ating video. Boo! So ayan mga kabossmaster, andito na nga tayo. Pakita muna natin syempre mga kabossmaster yung ating mga tinrabaho. Ayan mga kabossmaster, so almost lahat na is class S no. Hindi ko lang ma-class S yung aking core sigil or paano ba basi dyan, tsaka yung alay. Ganito kasi yan mga kabossmaster, yung core ko level 10 naman na siya lahat. I am the one, the way you turn the... Kaso pagdating na ng 11 pataas, medyo mahirap na kasi mga kabossmaster, magastos na, malaki na yung kailangan na dias o dias para maayos mo yung core. And yung sigil naman, kailangan ng maraming gold. Ang hirap din magpa-gold kasi may ano dito, may limit yung farming natin mga kabossmaster eh, pero carry naman. And yung sa alay naman natin mga kabossmaster, kaya eh yan, syempre, tulad nga ng sabi ko, eh hindi naman tayo nakakapag-top up talaga, so free to play tayo, ayan, makikita nyo dyan. Umahasa lang tayo sa swerte natin mga kabossmaster. Naswerte na makakuha tayo, excuse me. Ayan. Then, sa gamit naman, pakita ko muna mga kabossmaster mo, para at least malaman nyo kung bakit ganyan. Pero papaliwanag natin yan isa-isa mga kabossmaster, kung bakit at paano natin nakuha yan. Yung mga ganyan, yung mga orange items na yan. Ayan. Umpisa na kagad natin dito sa ating pag-open ng class mga kabossmaster. Isa ito sa mga magagandang gawin mga kabossmaster or mag-invest, yung i-open nyo muna yung mga classes mga kabossmaster. Ayan. Ako kasi mga kabossmaster, in-open ko yung mga class na yan. I am the one, the way you turn the... Kumuha ako ng mga references para syempre meron tayong knowledge about sa game. So kayo rin mga kabossmaster, pwede nyo gawin yun. So yun na nga, in-open ko yung mga class, Gunslinger, Assassin, Soul Dancer, Fighter Reaper. Inopen ko siya mga kabossmaster sa kadahilanan na kapag nagpa-farm kayo or nag-grind kayo sa mga dungeons, meron kayong mga nakukuhang items na matataas, high grade items, pero hindi applicable dun sa class nyo. For example, naka-magic type ako na class. Naka-reaper ako. Then may makukuha akong pang physical. Siyempre mga kabossmaster, di nyo naman pwede kunin yung physical na yun kasi kakabit nyo sa magic, di ba? Naging physical type na ako, tsaka ako kukunin yung item na pang physical. Kakabit ko dun, then babalik ako dun sa class ko. 24 hours cooldown bago ka makapagpalit ulit. Pero tiyagaan lang mga kabossmaster no, para at least kahit papano hindi nasasayang or hindi natatapon yung mga items na nakukuha nyo. And isa pa sa mga tips dyan mga kabossmaster, once na meron kayong nakuhang items, especially pagka tradable, matik mga kabossmaster ha, ginagawa na rin naman ito ng iba, ibenta nyo na mga kabossmaster. For example yung mga drak na yan, nakikita nyo, pag tradable, benta nyo na kagad mga kabossmaster, and then iprayo nyo mga kabossmaster yung core nyo. Ayan. Kasi ito talaga yung isa sa pinaka importante, yung core. Oh my god! At syempre yun nga mga kabossmaster, para rin makatipid kayo no, isa rin sa mga discounting ginagawa ko, well siguro katulad nga ng iba ginagawa na rin to, para makatipid kayo, hindi kayo bili ng gems. For example, mga lords, no? May nakukuha na kayo, gawin nyo, level up nyo lang ng level up, palevelin nyo lang ng palevelin, makikita nyo, ayan. Ako kasi, pag may nakuha ko, nile-level up ko lang hanggang sa 8, 9, yun. Pag nakakuha ka ng ganun, yun ang level. Tapos, mga kabossmaster, punta kayo dito, mga kabossmaster, oh. Saan ba yun? Ayan, sa change gem. Punta kayo dyan, mga kabossmaster, saan yun? Ayan. Punta kayo dito mga kabossmaster. Ayan. So dito mga kabossmaster, dito nyo papalitan yung gems. Kung ako sa inyo, palevelin... What? What the fuck? Palevelin nyo muna ng palevelin, no? Pataasin nyo muna yung level, mga siguro 8 or 9. Okay na yun. At saka nyo i-convert mga kabossmaster. Kasi 50 dias lang yung kailangan nyo. Hindi nyo kailangan bumili ng katulad dito. Pag pupunta kayo sa store, no? Makikita nyo dito yung gems. Bibili kayo ng gems. Ayan, oh. 48 yung pinakamababa. Tapos ang level niyan is level 5 lang. Hindi katulad nung nakapag-ipon ka, na level up mo muna, then kinonvert mo dun sa gems na kailangan mo. Ayun.
At least nakatipid ka, di ba? 50 dias lang ang ginamit mo. Eh, hindi ko naman sinabing huwag kayo bumili dito kasi kailangan nyo pa rin naman bumili para makompleto nyo talaga. Kumbaga, tips lang to para mas makatipid kayo. Hindi kayo yung bili na bili ng 48 dias. Sayang kasi mga ka-boss master, no? At yun na nga syempre mga ka-boss master, no? Huwag nyo masyadong mamadaliin kasi once na nagmadali kayo, bili kayo ng bili, gastos kayo ng gastos, tapos hindi nyo nagagamit ng tama yung dias nyo, lalo na nga pag free to play kayo, eh mas mahihirapan kayo mga ka-boss master, no? Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo, chill-chill lang. Chill lang kayo, basta ipon lang, save lang ng save mga ka-boss master. At kapag ka meron na kayong enough na dias or may naipon na kayo, at saka nyo gawin yung mga sinasabi ko. Yung mga sinabi ko. Well, it's up to you naman mga ka-boss master kung gagayain nyo or kung hindi man. Basta nasa inyo na yun. At yun na nga mga ka-boss master, no? Syempre hindi na natin masyado pahabain yung videos natin. Sana meron kayong natutunan or meron akong na-share sa inyo. At kung hindi nyo man naintindihan mga ka-boss master, no? Pwede kayong mag-comment dyan. Ayan, sasagutin ko po mga ka-boss master basta alam ko kung paano ko sagutin. Ayan, sasagutin ko yan mga ka-boss master. And syempre, shoutout sa lahat ng mga free to play, yan. At sa mga nagtatop up. And ayun mga ka-boss master, huwag nyo nang masyadong isipin kung nagtatop up sila or hindi. Dahil sa kanila rin naman nag-exist yung games. Maging thankful na lang tayo mga ka-boss master kasi andyan yung mga yan. So, yun, happy gaming lang mga ka-boss master, no? Sa mga susunod nating videos, abangan na lang natin dyan. So, kung bago lang kayo sa akin channel, please like, share, and subscribe na rin mga ka-boss master, no? Ang isang malupit na like nyo, okay na yun mga ka-boss master para masundan pa ang ating mga videos. So, hanggang dito na lang. Peace out, boss masters!